Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Ako po may ituturo sa inyo na maganda na bitbitin nyo kahit saan kayo tutungo mga bossing upang sa ganun ay lagi po kayong suswertihin. Ito po ay proven na napakaswerte mga bossing. Ewan ko na lang kung hindi po kayo ay magkumahig or malakbo sa bilis po ng takbo ng pag-asenso po ninyo mga bossing ko. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko mahilig sa mga lucky charms. Nako, marami po tayong pwedeng gamitin lucky charms. Pero alam niyo po ba, ang subok na subok ko na na lucky charms ay kagaya ng na-share ko nga po sa inyo na horseshoe. Ang horseshoe ito kagaya ng lagi ko po i-share sa inyo na ako'y tuwan-tuwa dahil ang tao namang lagi natutuwa dahil nga po sa ang dami mga blessing na dumarating na hindi akalain ay laging paulit-ulit yung mga sinishare, di ba mga bossing? Kasi tuwan-tuwa po siya sa mga nagaganap at tunay naman na napakaswerte. Ito po yung horseshoe ito, yung pinakita ko nga po sa ilang ko mga video. Ito po ay binigay sa amin ng naging kaibigan namin na may-ari po Ayan mga bossing, tinanong ko pa, nakalimutan ko po, junk shop. Ayan, meron po kami naging kaibigan po dyan na may-ari ng junk shop. Ngayon po ay yung mga pinaglumaan ng aking anak, dun ko na ibigay sa kanila. Ngayon po, natuwa. Ngayon, ay di, meron daw sa kanilang, kasi naikwento ko po minsan, minakita ako mali sa kanila. Sabi ko, atay, baguhin niyo po yung ganyan yung tasabi. Ay, ganun po, tasi, ano po yung mga swerte? Pinagbabanggit ko ano yung mga swerte. Ngayon, nung kami nga po yung nagbigay sa kanila, sabi sa akin, atay, di ba nabanggit mo sa akin swerte yung horseshoe? May ano daw sa kanila, parang merong ano na sa kabayuhan. Ang dami daw sa kanilang binenta yung ano ng bakal ng, yun nga po yung sa horseshoe. Binigyan kami ng dalawa. Ngayon, di ako ituwan-tuwa. Kasi nga po, sila daw sinuwerte. Kasi parang meron atang binibenta ang kanyang mister na lupa sa probinsya na hindi mabenta. Ay di sabi ko, ate, swerte yung mga ganyan-ganyan. Ay di, yung pala, meron pala sila. Ngayon, ang ginawa daw ata ng mister niya, dala-dala po ito. Tapos nag-wish. Ngayon po, nag-grant po siya, nabenta po yung kanilang lupa. Ngayon, tuwan-tuwa po sa akin at sabi nila, ay aalis na sila dito sa may, ano, kasi nangungupahan po sila. Nakabili sila ng malaking lote sa probinsya at doon na lang daw po nila gagawin para hindi na sila mangupahan. Ngayon, sa sobrang tuwa, nagbigay sa akin ng horseshoe. Ito nga po yung horseshoe ito, yung una, ginawa ko po siya na pa-letter U, dalawa po siya. Isa sa harapan po namin, isa sa may likod po namin, sa may kusina, yung pinto. Yung isa naman, pababa. Ngayon, alam niyo po ba, binago ko siya kasi naramdaman ko, kasi yung mga negatibong yan, mas mabilis po yan, yung, di ba, narinig niyo na po ba yung gumagamit ng kaliwat kanan? Alam niyo po ba, yung mga gumagamit ng kaliwa, mabilis po ang talab po niya. Kaya lamang, may balik po yan dun sa tao, kaya wag po tayong gagawa dyan. Dito tayo sa kanan. Ganon din po yan, para may contrast. Ngayon po, itong nagwagi, itong pabaliktad, kaya kailangan laging pa-letter yung mga bossing ko. Ngayon, nang pina-letter U ko po siya, nung sumalubong nga po kami ng 2019, nag-general cleaning ako, lahat ng aking nalalaman, pag-ano ng suka, lahat na po yan. Pinaglilinis ko po yan, nag-general cleaning ako, nanghingi pa ako ng mga pinturang kulay pula sa mga nanay, yung mga tira-tira po nila, wala pa akong pambili po niya. Daon ng laurel, wala kaming ganyan, nanghingi lang ako dito sa nanay kasi over the bakod lang po kami. Makita na ako ng nanay, ano kinukuha mo dyan? Ay ko, inay, pahingi akong daon ng laurel. Yung mga ganyan, doon ako nagsimula mga bossing. Tapos, positive lamang, lagi ko sinasabi sa aking mga anak, mula kami nang winelcome namin yung pampaswerte, naging positibo po ako. Dati negang-nega po ako eh. Sabi ko lagi sa aking anak, anak, ilista nyo na tong paghihirap natin. Lagi ko sinasabi sa kanila, huling paghihirap na natin to. Or kaya kumakain po kami ng paulit-ulit na lang, kundi salas at sardinas, tuyo, yung munggo na dami-daming sabaw, alam mo inilaga, nga ganyan. Alam niyo po ba mga bossing, lagi ko sinasabi, huling kain na natin yan kasi paulit-ulit
umay na po kami. 'Di ba? Masarap lamang po 'yan kung paminsan lang. Pero kapag lagi-lagi 'yan ang inyong ulam, ay Diyos ko, parang pakiramdam ninyo, sisibulan na rin po kayo ng kaliskes, 'di ba? Ganun po 'yan. Yung mga salitaing pabiro. Ngayon lagi ko sinasabi, huli na natin 'yang paghihirap. Tapos po, alam niyo po ba mga boss, hindi pinagbabago ko po 'yan. Naramdaman po kaagad namin yung pagpasok ng 2019 kasi mahilig po akong tumaya. Nilalakad lang po namin doon sa may banda doon. Nilalakad lang namin po 'yan. Ako'y lagi tumatayan. Nagsunod-sunod po ang pagtama ko po niyan. Na inihanda ko naman po ito ng pagsalubong ng 2019. Kumbaga, dire-diretso na po siya. Tapos hindi ko rin po akalain na ako yung makakapag-video. Yung parang iniadya ako na mag-video, sabi ng Mr. Ko eh. Ay, ako'y magbi-video lang, huwag niyo akong tatawagin. Nag-video ko doon sa may gazebo ng nanay, sa may parking. 'Yun ang unang-una kong video. Tapos nagdire-diretso na po siya. Yung parang lagi kayo iniadya ko san ikaw ay suswertihin. Ganun din po yung sa mga iba naming niraraket na dati-dati sa Blay kami ay ngayon nga po ay hindi naman makapaniwala sa mga nagaganap. Ngayon po mga bossing, hindi naman, siyempre, hindi naman po lahat po tayo eh aasa kung sino magbibigay sa atin ng mga horseshoe. Pwede bumili rin po tayo mga bossing. At ito pa, natuklasan ko. Ako po yung nagpapasalamat din kay Ma'am, nakalimutan ko na po yung pangalan, yung kaibigan po siya ni Ma'am Maribel Guaita, nagtitinda po ng dwarfs na isa rin po sa mga bossing ko. Siya po yung nagbigay sa akin ng horseshoe. May hiniling po ako dyan. Kasi nang kita-kita po kami ng opening doon kay Ma'am Maribel, yun nga po yung titinda ng dwarfs. Ngayon nagkakwentuhan po kami. Ang dami rin po niya mga patotoo po sa akin. Ngayon nagbigay po siya sa akin ng horseshoe. Dala-dala ko po to kahit saan ako magtungo. At ako po yung nag-wish po dito. At ang bilis po nag-grant ang aking kahilingan po dyan mga bossing. Ako'y tuwan-tuwa. At ito po mga bossing, maghanap po kayo ng horseshoe. Mas mainam, sabi po nila, yung gamit na. Pero kung syempre, kung no choice, pansamantala, bumili ka muna mga bossing. Soon, yan po yung makakatagpo ka, iaadya ka niya kung saan lagi ikaw ay suswerte. Tapos, dalhin nyo sa kahit saan man kayo tutungo yung horseshoe yan. Pero pagdating sa horseshoe, hindi naman po yung pinapaltan taon-taon. Yung mga ginagawa lang natin ng mga iba't ibang ritual, yan po yung mga pinapaltan. Pero pagdating sa horseshoe, lifetime po yan mga bossing. Dalhin nyo yan kahit saan kayo tutungo. Sabag ko po yung pong isa sa mga, yun nga po isa sa mga bossing at isa rin po sila sa nagtagumpay sa kanilang negosyo, sa kanilang horseshoe ay kumbaga yung nagbigay po sa akin na hindi ko malilimutan na may picture pa nga po ko na hindi ko binubura dito sa aking cellphone ay sobrang pasasalamat ko kay ma'am. Alam ko po na nakikinig po kahit nanonood kayo. Salamat po ng maraming marami. Yung binigay niyo po sa aking horseshoe, nag-run po agad ang aking kahilingan. Ngayon po mga bossing, kung wala naman magbibigay, bumili po kayo mga bossing ko ng horseshoe. At yan po mga bossing ko ay napakaswerte. Pero pag ako po yung nakabili ng horseshoe, ako po yung magpaparapol at ako po mamamahagi naman sa mga bossing ko. Magbibigay po rin ako ng horseshoe mga bossing. Ito po yung isasabit po ninyo sa bago sumapit ang 31 ha. Kasi syempre, kailangan kalmado na po tayo niyan. Mamibigay ako niyan siguro mga 5 na horseshoe mga bossing. Ngayon po mga bossing ko kayo po at marami pa po akong mga bossing kong ipamimigay pamamahagi sa mga bossing ko. Yeah, taon-taon yan po ay panata na natin sa mga bossing pasasalamat. Ganun din po sa mga na-achieve yung mga subscriber po na hinihiling ay syempre pasasalamat po yan. Hindi pwedeng sasarilinin mo yung mga blessing. I-share po natin yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo naman po ay hindi makakatanggap kasi syempre lilima lamang po yan. Maghanap-hanap din po tayo ng mga horseshoe mga bossing. Kayo po yung umorder din. Alam ko kay Ma'am Maribel Guaita ay napakarami po mga horseshoe. Doon din po yan ang gagaling doon sa nagbigay po sa akin. Ay talaga namang napakaswerte. Talagang na-amaze ako nung ako eh. Lagi pong parang may mga hudyat pa nga po sa akin. Kasi syempre, ang dami ko po mga iba't iba po dito na mga pampalakas ng psychic ability. Yung mati pong nararamdaman ko po kagad. No, isang beses, hindi po ako makatulog. Sabi ng Mr. Ko, alas 2 na, mag-aalas 3 na, hindi talaga ako makatulog. Sabi ko, mag-upload na nga lang ako ng video kasi nakagawa na rin po ako ng video, hindi na ako makatulog eh. Ngayon po, sabi ko, parang may kakaiba ako nararamdaman na parang may swerteng darating na kinakabahan ako, excited po ako at ito nga po ay naganap. Kumbaga nararamdaman po kaagad. Minsan naman parang may toyo ako na hindi ko mawari. Sabi ko sa mister ko, parang may negatibong darating. Yung mga ganon, nararamdaman po kaagad. Kaya tatalasan yung pandama po ninyo. Yung ating pong kalooban, may sinasabi po yan sa atin. Tunay po yan. Kaya paghandaan po natin kapag po ganyan. Ngayon po mga bossing, itong ating horseshoe ha. Kayo po yung napakaswerte po niyan, proven na proven po yan. Kaya ako nga po ang pendant ko mga bossing ay horseshoe. Ayan, kung makikita nyo, yan po, kabayo na. Kung kayo po'y bibili ng ganito, kailangan mga bossing, ay nakbuhol pa pala.
Ayan po, kailangan po mga bossing, yung nakatayo po siya, hindi yung lulugulugo na kala mo eh, may sakit yung kabayo. Kailangan nakatayo. Kasi, sinasabi nila, kapag nakatayo yung kabayong ganyan, yung paa, ibig sabihin, di ba, sa larangan ng mga negosyo, sa larangan ng, basta, lagi ka, may katunggali ka palagi, mga bossing, para panalo ka sa inyong katunggali kapag po ikaw ay may kabayong nakataas ang paa, or kaya, horseshoe, mga bossing ko. Ito po ay wala pa kayo. Nako, mga bossing, isa po yan sa mga napaganda na dapat po ay meron po tayo. Kahit yung mga simple rin po mga ganito na nabibili sa Lazada, ay pa, sa Shopee, meron din pong ganyan. At ganoon din po, ay hindi natatanaw. Yun nga po yung pinakita ko po sa inyo, at ganoon din yung daladala ko palagi. Magdala po kayo palagi, mga bossing. Palagi po kayong suswertein saan man kayo tutungo, para lagi kayo ini-idea kung saan kayo ay suswertein. Alam niyo po ba, mga bossing, marami din ako mga bossing na ayayaman, mga bossing, ayayaman. Isang beses na padpad po kami. Napakaganda ng kanilang bahay. Nga ako sa talagang sobrang laki. 2,000 square meter, sobrang laki. Diba? Mansion na yan, mga bossing. Pero syempre, hindi naman lahat yun ay bahay. Kumbaga, ang lawak ng kapaligiran po nila. Tapos, alam nyo po ba, napakarami mga pampaswerte. Kumbaga, sabi ko, Diyos ko, ako ay nagsisimula pala ang nanangangarap na ako ay magkaroon din ng ganon. Siya nga na napakayaman na eh, ang hilig pa sa mga pampaswerte. Eh, ano pa kaya tayong nangangarap pa lamang, diba, mga bossing? Kaya, ito po talaga i-prove na napakaswerte. Ang daming istorya ni ma'am sa akin na talagang ano-ano po siya sa mga pampaswerte. At kaaga-aga, pagka-upload ko, minsan, siya pa yung kauna-unahan doon din nanonood, nagko-comment. Maaga po siyang nagising, tapos napakasipag. Kumbaga, ito ngayon, napakayaman eh, napakasipag pa. Eh, ano pa kaya tayong nangangarap na maging ganun din, di ba mga bossing? Kaya, kumbaga ito po yung isa sa mga makakatulong kasi eh, yan po yung mga mayayaman na yan, lalo po yung mahihilig din sa mga pampaswerte kasi sila po eh marami na sa kanila nagpatotoo kaya po rin sila bukod sa sipag at tiyaga kasi yun ang pinaka numero uno, sipag at tiyaga, humingi po tayo ng gabay sa mahal na Panginoon at ganun dagdagan natin ng pampaswerte para very smooth nating makamtan para yung mga balakid na yan, kumbaga meron tayong mabisang protection ng pampaswerte, yung mga balakid, nako, itchipwera po yan, kumbaga hindi po yan tatalab sa atin dahil marami po tayo mga iba't ibang mga pampaswerte na alam natin sa ating kalooban na tayo palaging suswerte dahil nga po sa mga gatong mga pamamaraan. Kaya kung kayo po yung naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay siya, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.